Panghuli ay ipanalangin at kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga minamahal natin, kapatid. Maraming salamat po. Kita yun na po ang lahat. Oh,
Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin dahil sa Anak na si Jesucristo, ang Emmanuel na pag-asa ng sanlibutan, siyang karunungan, nagtuturo at gumagabay sa amin at tagapagligtas ng bawat bansa. Panginoon Diyos, nakasa amin nawa ang iyong pagpapala sa pagsisisi namin ng mga kandila sa korona nito. Pag-isanda nawa itong korona at ilaw ng kaligtasan tinamo ni Kristo para sa amin. Dumating na sana siya na walang pag-aatala. Siya ang Panginoon namin mabubuhay at nagahay ngayon at magpasawa ng hanggang. Panalangin sa unang linggo. O Diyos, aming Ama, naghihintay kami sa iyong anak na dumating sa amin. Tulungan mo kami makita siya sa kanyang pagdating sa amin sa mga salita ng banal na kasulatan, sa pagmamahalan ng aming pamilya, sa aming pang-araw-araw na gawain, at sa aming paglilingkod sa bawat isa. Amen. Awitin mo namin ang Ahina, Jesus, Panginoon. Ahina, Jesus, Ahina, Ahina, Jesus, Ahina, sa piling ng isang katawan. Binubuksan din ang Adbento
ang ating isipan upang pagandaan ang malalaking pagkabalik ng Kristo sa katapusan ng panahon. Maging ang ganawa tayo sa muling pagdating ng ating Panginoon upang buong galak natin siyang patuloyin sa ating mga puso. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaalaman ng Diyos, kaya tumulong tayo sa mawa ng Panginoon nagpapatawad ng Diyos. Kinukulong na kapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan na kami. Kaawaan na kami. Dumating na nila pangasay ang mga makasarap na magsisi, Kristo, kaawaan na kami. Kristo, kaawaan na kami. Nakalukulong na sa kaalaman ng Diyos sa mga para ipapagibad kami, Panginoon, kaawaan na kami. Panginoon, kaawaan na kami. Kaawaan tayo ang mga panuli ng Diyos, patawarin tayo sa aming mga kasalanan, at pagpapayag tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin mga pagkakalilan, bigyan na kami ng panginindigan tumaas sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kami may mabuting gawa upang kapiling niya sa kalikaan kami makapisan sa iyong pinagkakalilan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen.
Pagmasdan mo kami mula sa ipinabahala ang kanyang tahanan sa mga alipin at binigyan
puso ng mundo'y ito na maging handa sa kanyang pagdating. Dahil di naman maging handa kayo lagi. So, bakit hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno mo sa kanyang maaaring sa pagdiling, sa aking gabi, sa madaling araw, o kaya sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating, ay maraming tayong matutulog. Ang sinasabi ko sa inyo, sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tinukoy ka namin, Panginoon sa Kristo. Happy New Year po sa inyo lahat. Baka sabihin po ninyo ay Father, wala akong Pasko. Ay Happy New Year, mga dad. Para po sa kalendaryo ng simbahan ay New Year na natin. Para sa kalendaryo ng simbahan 2018 na. Kailangan kalimutang sinusunod natin ang tinatawag po natin Civil Calendar. Sa kalendaryo ng simbahan, New Year po na bago magpasko. Sa Civil Calendar, Pasko muna bago mag-New Year. Bahagi po, kasi huwag namin kalimutan na ang unang linggo ng Adbento ay ang unang araw na taon sa kalendaryo ng simbahan na ng pagdiriwang natin ng Kristo Hari ang siyang huling linggo na taon. Yan ito, pahagini po ito. Ito pong tema natin ito, papalitan natin. Kasi ito ay tema na kaya po pahagini kayo ay pinapapanood sa atin ngayong bagong tema. Kaya po noong November 30 ay nagkaroon na tayo ng closing ceremony ng Holy Jubilee of the Diocese of San Pablo and San Pablo City. Kasi sabi na lang natin na yun po naman here at the parish ay tapos na. Papalitan na natin ang Year of the Clergy and Consecrated Life, ang taon ng mga pari at ng buhay konsagrado. Pero bahagi rin ako sa pangitan mo na ito ay inuhulat ng panahon ng Adbento. Adbento. Sabi nga ay, ano yung imahe natin kapag panahon ng Adbento? Kasi alam natin, kapag sinabi lang na, ha, panahon ng Kwaresma. Alam natin yung mukha ng panahon ng Kwaresma, ng Weber Kilage ng Kwaresma. Malungkot yung panahon ng mahal na araw, pagpapakasabi. Yung panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, ang panahon ng Pasko ng Pagsilang, ang image na rin natin mga pastilan, ano yung image na Adbento? Ano yung maaaring mga Adbento? So, Ibanghelyo natin ngayon sa araw na ito. So, Ibanghelyo ni San Marcos ay ang imahe na naghihintay. Ang imahe na isang barangay dito. San Martin de Corso, isa rin sa trabaho na kayang maging bantay dito. No? So, siya rin po ay kung tawagin namin ay pagbantay kung sino mga darating. No? Ay yun ang hihintay kung anong oras darating yung kanyang amo. No? At isang bahagi yung lakon sa akin, mamutan ko namin yung panahon nito. Hindi yung isang problema na hinahanap
It is the culture of rapid defecation. Rapid. Culture of rapid defecation. Pakiulit na po. Rapid defecation. Dahil ang gusto ay agad-agad. Sabi na naman ng minister si Allen, ngayon na. Hindi ko pwede mamaya. Kaya kung walang pasensya, ngayon na, mismo. Hindi yung kultura natin. Pero ngayon, ang pinapamanig sa atin natin, magbantay kayo. Maghintay kayo. Mag-abang kayo. Bahagi na kung saan ay nakikapan natin na ito yung hamon na ipamanig sa atin ng mga kapanat. Alam niyo po, sa hamon na pinahayag sa atin ng aming Panginoong Sentiso, alam mo, alam, sa ating dalang-dala po sa ating kultura, yung paghihintay ay simbolo ng pagmamahal. Katulad ng paghihintay ng isang magulang. Ngayon yun, may mga magulang na hindi makatulog. Kapag ang isa sa kanilang mga anak ay wala pa sa kanilang bahay. Ay kumisan yung mga kabataan na yun ay ayaw nila na sila hihintay. Sabi mo, kayo'y matakot. Kapag wala ka naghihintay sa inyo, bakit? Baka wala na nagmamahal sa inyo. No, bakit is waiting for you? No, bakit is missing you? Kaya, tanong makita ko natin, no? Yung biyaya na kung saan na yung pamanitya, napakala mo yung paghihintay. Yung isa ko yung imay, na maganda nyo siguro kapag pinag-usapan natin yung paghihintay, ay nabahagi ng aming karanasan. Ngayon ka ba ako na ito? Kasi kung isa ko, ngayon pa ako na ito, sabi na natin ay natin ang bagay. Sabi kanila, hindi man yung internet, walang internet. Hindi lang pala mabagal na ito. Wala ka yung internet. Pero sabi na ito, ngayon ang bagay na ang kalimutan natin, reklamo na yung mabagay. Ang tagal. Ang tagal na ang ceremony father. Ang tagal na ang father ng internet. Pero siguro po dahil sa kung yung panahon natin, kalimitan po, mga 20 years ago. Siguro po naranasan ninyo na noong unang panahon, yung form of communication natin ay hindi one click away. Noong una, kapag kalimitan ng komunikasyon ng sulat, yung pong telepono, 20 years ago, pang mayayaman lamang. Bahagi mo, hindi na tulad na yun, pagpasa na. At ang kalimitan pagpasa ng panahon na yun ay sulat. Susulat ka, hindi yun, yung kahit natin sa Pilipinas. Ang kalimitan ay 5 days. Makakatago na kami ng sulat mo. No? Dito sa Pilipinas. Well, yung iba ay kung isa yung mapagsilang bansa ay umaabot ng buwan. Noong unang panahon, kaya pati ang araw na ordinary. Tsaka email. No? Yung email daw ay pumamatak ng 3 araw, pero kung isa na rin, 5 araw na rin. Sa tagay, ano yan? Bahagi yun. One click away. Mapagod pa rin. Kasi nga, tayo ay nasa panahon ng happy definition. Agad-agad, ngayon na. Kinakalala sa atin, ngayon pa lang ang aspeto na ay yung kultura at pag-iwitan. Ang kultura ng pag-aamal. At alam niyo, isang magandang imaman dyan, tayo po ay may kanya-kanyang karanasan na maaaring binigwento sa atin kung paano tayo italagaan ng ating mga magulang. Kaya, kaya kung natin yung isang magandang imaman sa
Tutuloy siyang pag-nangalaga at pag-rihintay, pag-abatay ng mga magulang sa kanilang bago anak. Malinaw na hinihinga na na ito ay huwag masinok, at baka malunod, no? Na huwag makuha ng lamok, no? Kasi yun yung pangamaraan sigur mo, bawat isa ay nangyayon kung paano tayo nalagaan ng mga magulang, at lalo-lalo po yung mga magulang. Pwede po ay hinahalbay sa kalimitan, no? Lalo-lalo sa malunod at lola, no? Na pag-aalaga ng mga anak, ang inyong mga anak. Kasi baka mamaya ay hindi naalagaan ang mga mismo ng mga magulang. Hindi nila naranasan yung patuloy sa pangalaga sa kanilang mga anak. Kasi isang magandang imahe. Kasi natin, gawa yung pagmamahal. So, kung paano tayo gunantayan ng ating mga magulang hanggang sa ating paglaki. At bahagin ko nito, ipatalaman din natin sa ating mga natin na ngayon ay simula bilang taon para sa mga pari at mga magkulay ng sagrado. So, ipatalaman din mo kami sa katsang ay mayroong tungkulong ang pagpantay isang bayanan, pag-iulan ko sa mga lakso, bilang mga parokyo, sa mga nasasakupan ng parokya, no? Na nawa ko ay makita ko tayo, kaya ko huwag ko yung magagali kung kayo'y pinuko na. Kasi binibahami ng ating tungkuli na kayo ay gabayan, alalayan, na kung isa ay maaaring hindi sakayong sa inyong magustuhan. Pero yun po naman yung makita po natin. Talagang huwag natin kayo na nasa gitna, siguro na marami lang yung panahon ng paghintay. Ang Diyos ang naghintay. Kaya sabi na po natin, 2,000, almost 2,000 yung sabutukan ko ng ating Panginoon sa Kristo. Pero the history of mankind was ever present, also thousands and even hundreds of thousands of years ago, bago dumating sa Jesus. And God, you mean God who is eternity, God who is the past, the present, and the future, ay naghintay ng pagkakataon na pumasok sa kasaysayan ng tao para ipaalay ang kanyang walang hanggang pagliligtas. At yun po yung unang alala sa ating yung panahon ng Adwento. The culture of waiting. Ang kultura ng pag-aabang, pagbabantay, bilang bahagi po ng kanyang patuloy na walang matapusang pagmamahal sa bawat isa sa atin.
Tumasok mo na tayo ako sa Diyos. Amen.